Idol Rapi, nagsalita na. Halikayo at pakinggan natin ang mga kanyang pahayag. Media. Nais ko pong ituwid ang isang misinformation. This will be my first and last statement hinggil sa issue. After that, move on na ako. At sana maging kayo, move on na rin. First, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente. Again, hindi po ako tatakbo sa pagka-vice presidente sa darating na halalan. Meron pong mga naghikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice presidente this 2022 elections. At yun po ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po ang respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na halalan. 2. 16 million and 42 million. Yes, nabanggit ko po yung 42 million. But hindi ko po subscribers yun. Wala po akong 42 million subscribers. Saan ang galing yun? Because at that time, I thought 42 million ang subscribers ng ABS-CBN Entertainment. Now which, kinurek ko naman agad the following segment. Ano yung ano, Idol? Kasi maraming netizens na curious. Oh. Ano daw yung 14 million and 60 million? Ah, actually, hindi 14 million. 36 million yung subscribers ng ABS-CBN. Kunyari lang, abotohan, referendum. Bubuksan ba ang ABS-CBN o hindi? Doon magka-clash yung 36 million subscribers ng ABS-CBN versus 16 million na voters na bumoto kay President Duterte. Sinabi ko, 16 million voters ni Pangulong Duterte versus 36 million subscribers ng ABS-CBN Entertainment na posibleng mag-clash next year kapag nabuksan ulit yung usapin tungkol po sa prangkisa ng nasabing network. Kapag halimbawa nagkaroon ng referendum, kunyari lang, yun ang sabi ko, there might be a clash between 16 million voters versus 36 million subscribers ng ABS-CBN magka-clash. Yun po ang sinabi ko. Now, this weekend, marami po akong mga kaibigan na nagsitawagan sa akin. Nabulabog po sila. Meron akong dating classmates. In fact, dalawa dati kong classmates sa high school. Meron po akong mga negosyante na mga kaibigan. I think apat ata o lima. Lima ata sa kanila ang tumawag sa akin. Meron pa isang abogado na best friend ko na nabulabog. So, nagpaliwanag ako sa kanila. These people are certified diehard Duterte supporters. And nagtampo sila sa akin. And I explained to them, mga pare ko, misinformation po yan, mga nabasa nyo sa social media. Ito yung totoong nangyari. At ito yung totoo kong sinabi. At ito yung totoong totoo. And after I explained to them, and I apologized to them, and I told them, sorry kung kayo ay nakasagap ng misinformation, I apologize to you. At matapos ko masabi yun, naintindihan nila, then they said, okay. And then they move on. And lastly, listen to this. I mean no disrespect sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. Dahil isa po ako doon sa 16 million na bumoto kay Pangulong Duterte noong 2016 elections. In fact, ito pong mikropono ito, dito po sa Wanted sa Radyo, kinampanya ko po si Pangulong Duterte. I did. At marami po nakakaalam yan. So no disrespect doon po sa 16 million voters ni Pangulong Duterte. At sana huwag na ho tayo magpakalat ng fake news para sa kabubuti po ng ating bayan. Period. And that's my last statement.